Sing-init ng panahon ang naging pagtanggap ng mga kabarangay sa Dagit at Submakinlabo at Barangay Tamisan, Jose Panganiban, sa pagbisita ng Camarines Norte Provincial Government Multi-Services Caravan. Isa po ito sa kanyang napakagandang proyekto dito na naibibigay po sa aming barangay. Ganun din po ang pagbibigay ng mga proyekto katulad po ng mga Farm to Market Road. Sa ngayon po nga may groundbreaking po kami na worth 50 million ng Farm to Market Road. Na alam naman po natin na ang Farm to Market Road ay talagang malaki po na itutulong sa ating mga kabarangay. Sa dahilan po nga, dito po ang barangay po kasi namin ay parang ang classification ay bagamat nasa rural tayo ay parang may tuturing po natin nasa urban kasi dikit-dikit na po yung mga, may mga pork po kami, dikit-dikit na. Ngayon kung mabibigay, kung ngayon kung sa pagbibigay po sa pamagitan po ni Gov. Egay at ni Ma'am Josie at ni Provincial Administrator Alvin Jerome Talyado ay nabibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay sa pamagitan po ng paglalagay po niya ng mga Farm to Market Road. Yun po ay worth 50 million na ilalagay po sa amin ngayon na alam po natin na ang Farm to Market Road ay talagang nakatutulong na malaki lalong-lalo sa livelihood sapagkat pagka dito tayo, dito tayo nagsisiksikan, samantalang kung meron tayong mga Farm to Market Road ay maaari na sila makapag-alaga, makapagbahay po doon sa kanilang mga bukirin, mga lupain doon. History ng Cam Norte na si Gov lang po ang gobernador na nakakapagpagawa ng mga proyekto ngayon. Yung mga sulok-sulok na barangay. Di ba po, lahat ng sulok-sulok ng mga barangay, maabot na po ng mga kalsada. Siguro po yung pang isang proposed project ko kay Gov na ito pang road opening ng galing po ng Barangay Calabasa, papasok po dito sa Submakin. Sana po, bago mag 2022, mabuksan po yung kalsada na yun, Gov. Ito po ay natuwa kasi ito pong servisyo nila hindi naman para sa akin. Servisyo po ito para sa tao. Para makatulong po sa ating mga mamamayan na malaking bagay po ito na inihahatid po sa amin ang mga ganitong mga pagsiservisyo kasi kailangan po talaga ng mga tao. Mga covered courts, kalsada at marami pang mga infrastruktura at mga programa sa mga PWDs at senior citizens ang nangibabaw sa mga ipinagpapasalamat ng mga taga-barangay sa Team Gawa. Naisa katuparan ang pamimigay ng libreng gamot, bitamina, salamin sa mata, dental at health services, pananim, tsinelas, food packs at maraming pang iba sa pangunguna ni Governor Edgardo Egay Talyado kasama ang kanyang may bahay na si Congresswoman Josefina Josie Talyado. Mabilis na mapaunlad ang ating Camarines Norte at syempre po ang unang distrito na talaga namang namamigyan ng pagkakataon lalo digit po ng Jose Panganiban na binigyan ng inyong sagradong mandato. Talaga naman pong ginagawa ng inyong lingkod para higit na makatulong sa aking distrito. Sabi nga, kung nung hindi ako nakaposisyon, wala akong hawak na pondo, tumutulong ako at umiikot ako sa lahat ng barangay. Ano pa kaya ngayon na ang inyong lingkod ay inyong pinagkatiwalaan? Kaya naman po ang lahat ay ginagawa para higit na makatulong sa unang distrito. Kaya po, muli ang pasasalamat ng inyong lingkod, Josie Banning Talyado. Kanina po, masyado pong na-touch ang aking damdamin na magsayita po si po ng Barangay Nora. Bihira po sa mga katulad niya na po ng barangay na talagang yung suporta na binibigay sa grupo po ng Pamilya Talyado at sa Team Gawa. Makakaasa ka po ng Barangay Nora. Lahat ng pangailangan ng mga kabarangay mo dito sa Barangay Submakin, hindi kita bibiguin. Sa bayan ng Labo ay naging taus-puso ang ipinakitang serbisyo ni Provincial Administrator Alvin Talyado. Mulang-una din sa Barangay Submakin. Alam niyo naman, grabe po ang mga nagawang programa at proyekto ni Governor Egay Talyado. Yung kalsada dito, di ba dati, noon, talagang wala pa yung sementado na yan. Kaya ang hirap makadating dito sa Barangay Submakin. Pero ngayon, nandyan na po yan. Kaya ang dami yung natulungan. Kaya sana yung suporta niyo po kay Governor Egay Talyado sa Team Gawa. Sana po wag mawala. Nasabi nga po kanina ng Kapitana, ako si Alvin Jerome Banning Talyado, ako po ay tatakbo bilang mayor sa 2022 dito sa bayan ng Labo
sana po ako ay suportahan nyo. Pakay rin ng Administrasyong Talyado ang makumusta ang kalagayan ng mga kabarangay at personal na makausap ang kanilang mga barangay officials upang malaman ang mga kinakailangan pang mga proyekto at mga programa. Cindy Corioso, BHTV News.